Kung mapapansin niyo yung bearing sa kayong axle drive kapag pinapasok ko, ayaw pumasok. Ito naman yung ating video yung gagawin ngayon. Gagawin pala natin dito sa Honda Beat. Magpapalit tayo ng axle drive. Yan, ito yung axle drive, magpapalit tayo. Basta pagkabibili kayo ng axle drive, dapat kung ang motor nyo A5 version 1, version 2 o version 1, yun pa rin ang dapat bibili nyo. Tapos sasabay din natin yung bearing. Mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit ako magpapalit nyan. Yan, pati mayroon tayong gear oil din dyan. Kasi magka-crash tayo nito, matapon yung gear oil. Yan, i-explain ko sa inyo mamaya pagtanggal ko nito, para may pakita ko rin sa inyo, may demo ko rin sa inyo. Tapos kung ano yung mga dapat nyong iwasan pagka once na magtatanggal tayo nito, o di kaya basta may iingatan po tayo dapat dito. Tatanggalin ko muna to. Yan, abaklas na natin yung crankcase cover. Tapos yan, i-explain ko sa inyo kung bakit magpapalit tayo nyan tsaka yung bearing. Yan, tanggalin muna natin. Yan, maliit pa yung butas ng bearing natin. Yung dito, kaya tayo magpapalit, malaki na. Tapos, ititesting natin ito dito sa axle drive. Yan, kung mapapansin nyo yung bearing sa kayong axle drive kapag pinapasok ko, ayaw pumasok. Yan, tapos yung bearing dito sa may crankcase, lumaki na rin yung butas niya, kaya mayroon din siyang iingay pagka nananakbo. Yan, dahil dito siguro nagkalas sila siguro dito, o di kaya baka nagpalit ng bearing tapos tinanggal tong axle drive. Ngayon ginagawa nila siguro dito sila nagsisinsil o nagpupukpok. Dapat iwasan yun, dapat na huwag magsinsil dito kasi bubuka yung axle drive na yan. Pag bumuka na yan, mahirap nyo nang may pasok ito. Siyempre hanggang sa pilitin na lang yan, maisira na yung mismong bearing, yung nasa gitna, yung parang yung parang tingga. Yan, parang bushing na yan. Yan, kaya nasisira yung axle drive natin saka yung bearing. Yan, kaya tayo magpapalit. Tapos dito yung bearing na bago, itatry natin dito. Dapat pasok yan. Yan, itatry natin. Buksan mo natin ang sound ganyan. Yan, dapat ganyan po dapat yan. Yan, pumapasok ka agad. Yan. Yan, dapat pumapasok yan. Ang nangyari kasi dito sa bearing natin, malaki, lumaki na yung butas dahil sa dito sa axle drive natin, na siguro dito sila nagsinsil kaya bumuka. Ngayon pagka once naman na ginrain natin to o niliha, baka hindi kasi natin makakontrol, baka mas lalo lang din masisira o liliit. Pero depende pa rin kung kayang i-grind to. Yan, pwede naman. Pero mas maganda, bumili lang kayong bago kasi may nabibili pa naman. At ang presyo nito, 580. Yan, yung presyo nito, itong axle drive na to. Yan. Tapos siyempre, sasabay niyo yung bearing. Okay, tatanggalin muna natin yung tambucho, gulong. Saka ito, kasi paghihiwalay natin yan. Mamaya ipapakita ko ulit sa inyo kung paano magtanggal nito. Saka yung bearing. Yan, yung bearing ginagawa ko lagi dyan, mini-welding ko. Kasi ayaw kong gumamit ng cooler pa kasi hindi ko matansya, mabutas. Kaya mas safe pa rin ako para sa akin, i-welding ko na lang dito. Yan, marami na rin akong naging video dyan kung paano magpalit nyan. Saka magtanggal nung axle drive. Ito. Nakita, tanggalin ko muna yung gulong saka yung tambucho. Yan mga sir, natanggalan natin yung third drive, gulong, tambucho. Yan, tapos ito pag-iwalay natin to. Yan, natanggal ko na rin yung mga tornilyo.
Maglagay na rin kayo ng pansalong para hindi siya magkalat. Ayan, natanggalan natin yung crankcase gear. Ayan, napali yung dito dahil nagpalit din na pala sila ng mga bearing dito. Ayan, tapos bago natin matanggal yung axle drive, tatanggalin muna natin to. Ayan, natanggal na yung lock. Basta pagka magtatanggal kayo dito, ayan, check nyo muna mabuli to. Dapat nakatanggal yan. Tapos nilipat tayo sa may kabila. Ito, tatanggalin natin to. Ang ginagawa ko nito, pag once na nagtatanggal ako, ito yung ginagamit ko, yung pantanggal ng spark plug. Saktong-sakto po yan. Yan. Dapat babanggayan dito. Yan, para hindi masira to. Ngayon, kung sakaling naman ito, pinapapalitan nyo naman na, pwede nyo kayong magpukpok dito. Pero sa akin, ganito pa rin lagi. Dadaanin nyo lang. Yan. Tanggal na kagad. Yan. Dahil bago pa lang yung bearing ito. Yan. Ito pa yung ilalagay natin. Ito pa rin ililipat natin dito. Yung bearing dapat siguraduhin niyo muna nang mabuti kung tama pagkumparahin niyo. Yan, para at least pwede niyo siyang maibalik. Yan, bali parehas naman. Yan, bago niyo matanggal yung bearing, may lock pa yan, may C-lock to. Yan, tatanggalin muna natin yan. Tapos siya na ililipat natin. Tatanggalin muna natin to. Gabit ko yung ganito ng tools kasi mahirap tanggalin tong yung lock na to, tong silak. Tapos nilipat natin to. Yan, natanggalan natin. Tapos ito yung lalagay natin. Ito yung bago. Ayan, nilagay ko na. Bali, hindi ko na rin siya masyadong ipakita kung paano maglagay nito. Dahil may video na ako na paano maglagay nito. DIY. Ayan, ito na yung bago. Ayan, ito yung bearing natin. Ayan. Dapat yan, walang play. Tapos, 0-0 dapat. Ito yung dati. Yan, ayaw pumasok yung bearing. Yan, ayaw pumasok dahil nasinsil dito. Dito, pwede nyo naman itong tabasin kung may pagtabas tayo dito. Pero kung wala naman, bilhin nyo lang ng bago. At least, sa motor nyo naman din na ikakabit. Tapos, talagay natin yung lock. Huwag nyo kalimutan yung lock, ha, na ilagay. Yan, pwede natin ilagay ito. Yan, lagyan nyo ng langis bago nyo ibalik para may pampadulas. Tapos ingatan nyo yung oil seal para hindi masira. Dito mga sir, pagka maglulubog kayo ng bearing, yung gilid-gilid po yung pupukpukin nyo dyan, wag po dito, baka masira to, baka madulas o madulas yung pang sinsil nyo, baka mas matamaan yung ipin.
Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Every breath hold, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Okay, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat.